Hi mga kaibon, magandang umaga sa atin lahat. Kung ano mang oras na pinapanood mo to, so magandang hapon at gabi sa atin lahat. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng tips para makaiwas tayo doon sa head stroke, kasi ngayon na summer, prone yung ibon natin sa head stroke. So meron dyan, namamatay ng kusa, hindi naman natin alam kung anong dahilan, kung anong ikinamatay niya. So ngayon bibigyan ko kayo ng tips para maiwasan nyo yun, na magkaroon tayo ng mga head stroke. Bago pala yan, marami tayo dito mga cage, nest box at mga kung ano-ano pa na kailangan natin sa ating mga pet. So meron tayo nyan sa Shopee, Lazada, TikTok Shop. Ang pangalan natin ay Kaibon Poultry Supplies. So pwede nyo po yan i-search o pwede po kayo doon mag-check out. Meron pala tayo ditong bulag na ibon. Parehas yung kanyang mata, hindi na develop. So nablog ko na rin to ng mga nakaraan na linggo. Ngayon malaki na. Handfeed ko to ngayon kasi hindi siya mabubuhay kung hindi siya susubuan. So, nag-aalangan ako dito kung paano yung setup nito, paano ba siya kakain o habang buhay ba talaga na handfeed ko na siya. Although napakaswerte nito kasi yung attention ko nasa kanya, naka-focus kasi papakainin ko siya araw-araw. So maganda rin naman to, yellow bull, split upa line. So possible ino. Ngayon handfeed ko na siya at ikikip ko to. Kumbaga, pampaswerte na natin to dito sa ating aviary. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong ibon na bulag. Hindi na develop yung kanyang mata. So, ayan. Hindi siya lumilipad. Tingnan nyo. Ayan, hindi po siya makalipad. So, mahirapan siguro to mag-breed. Ay, nalaglag. Kung makita nyo, hindi siya gaano nakalipad. Kasi hindi siya nakakakita. Although, pagtanda nito, makakalipad rin naman yan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pag-uusapan. Mukhang lumalayo na yung ating pinag-uusapan. So, una natin dyan na tips para makaiwas tayo sa head stroke. Huwag nyong papawalan ng tubig yung inyong mga ibon. Kung maaari, araw-araw, maglinis po kayo. Lalo na kung yung tubigan nyo, yung nakahang, yung sinasabit lang, ang tawag doon sa tubigan na yon, hanging water feeder. So, doon dapat araw-araw nyo yun pinapalitan kasi iniiputan nila yon at saka nadudumihan nila yon. Kailangan araw-araw po talaga pinapalitan ng tubig. So, dapat dyan sa ating mga ibon, okay lang maubusan ng patuka basta hindi po maubusan ng tubig. Napaka-importante yan. Pati sa manok, kasi dito yung manok na alaga ko. Araw-araw ko pinapakain siya. Hindi ko pinapainom. So, nagulat ako kasi ang dami ko naman pinapakain sa kanya. Bakit payat? Yun pala kasi kulang din pala sa tubig. So, napaka-importante yung tubig sa anumang alaga natin. Pati na rin sa atin. Ang sumunod natin dyan, kailangan i-diet nyo yung ibon nyo para hindi po sobrang tumaba. Kasi once na mataba rin naman yung ibon natin, hindi yan itlog, panay na papakain lang kayo. So, hindi naman advisable sa breeding sa ating mga parisa na sobrang taba. Gumamit rin po kayo ng mga water supplement, dextrose powder, multivitamin. So lalo-lalo na ngayon na mainit, maganda na nagbibigay din po kayo ng dextrose powder sa inyong mga ibon, water soluble. At saka multivitamin para mapalakas yung immunity ng ibon.